Kasi so, parang so far parang okay pa naman ako. So so pero the people have seen the interview. So parang may something. Ewan ko. Parang punong-puno ng galit saka suggestion lang naman 'yon. Hindi naman una-una hindi rin naman ako pwedeng magrekomenda at wala rin akong kilala. Kasi so parang so far parang okay pa naman ako. So so pero the people have seen the interview. So parang may something. Ewan ko. Oo. Parang punong-puno ng galit saka parang ano nga eh, parang yung mga lumabas sa ating mga pahayagan, para talagang ano, parang hindi ko alam kung may meltdown o may problema na nangyayari right before our eyes during the press con. Sir? Yung kasi yung ano eh, yun ang lalabas sa news eh, juicy eh. So, dito naman sa Quadcom, from the start, we've been evidence-based. Kung ano po ang mga lumalabas sa aming legislative inquiry, very clear po yun na yun po ang lumalabas at napapalabas po sa social media. But again, baka it's another diversionary tactic. Sir, sabi ni Attorney Sal Panelo kanina sa interview, hindi naman daw publicly sinabi ni VP Sara yon. Parang sa group chat lang daw yon. Doon sa sinabi na huhukay niyo, yung paghukay. Hindi, magaling talaga siya sa ganun. Yung ano, kasi siya yung official interpreter dati, nung dating Pangulo. So malamang ginagawa na rin niya dito ngayon. Sir, you mentioned parang punong-puno ng galit. Pwede bang? I'm yes. Sorry, sir. Punong-puno ng galit talaga. Yes. Why do you think po? Bakit po sa tingin ninyo ganun yung nangyari kay and you even mentioned Kong Ortega na parang may meltdown or may problema na nangyari. Why do you think po na nagkaganon? Well, siguro sa nangyayari sa ating Vice President, nagkakaroon siya ng I think she's being overwhelmed by anger and hate. Pag ang isang tao ay sobrang-sobrang galit, nawawala siya sa sense of decency, sa aking paningin. And sometimes, yung how you manage yung hate sa yung katawan at saka yung nasasaktan ka, it's also a test of your character. Di ba? How you manage these things, it's a test of your character. So in the case of the Vice President, lumalabas po yung flaw sa kanyang character kasi natatalo ng kanyang galit. Yun po yung aking nakikita as far as this representation is concerned. Maraming salamat po. Sir, hello po. Apa, parang ang hugot po ni VP Sara, yung ginagawang pagkalkal doon sa kanyang confidential fund, yung paggamit ng pondo ng kanyang office ng Kamara. So ang House of Representatives po ba kayo, magbabago ba kayo or mag-a-adjust ba kayo, maghihinay-hinay ba kayo sa pag-iimbestiga sa kanyang paggamit po ng pondo? Sa ganang ng amin, the performance of one's duty should be the primordial consideration. Trabaho po namin yun eh. And therefore, dapat walang let up to show what really happened and so far as the confidential funds of the Office of the Vice President and the Department of Education when she was still the Secretary. Kasi pag magbibigay po kami ng leeway, hindi po na yata in accordance with our mandate. Ganun po ang paningin namin doon. Okay. Sir, before that, we'd like to acknowledge the presence also of our Senior Deputy Speaker, Dong Gonzales. Good morning.
Okay. Continue. Sir, yung dito sa nakita nyo na sabi nyo nga may meltdown, kakaiba, yung galit, ganito, ganyan. May nakikita ba kayo na parang signs ng psychological incapacity dun sa nangyari kay Vice President dun sa presko niya? I think we would not be in a proper position to determine that. Siguro, it would be recommended that she should see a psychologist or a psychiatrist. Kasi sila po ang expert dito eh. Hindi po kami. Sir, sorry. Good morning po. Hindi lang po si Pangulong Marcos and former President Apo Marcos yung kumbaga tinira ni VP Sara. Meron din po kasi siyang binanggit laban din po kay Speaker Romualdez na sinabi niyang embarrassment daw po ang ating House Speaker. As House Leaders, ano pong masasabi po ninyo dun sa pahayo po na yun? That's her opinion. It's not the opinion of 120 million Filipinos. Di po ba? And she is entitled to her opinion. Sir, follow-up lang. Kasi yung embarrassment po is stemming from doon sa sinabi ni VP Sara na tumanggap daw po ng suhol si Speaker Romualdez. Do you know anything about this? Or what can you say about this po? Suhol saan yun? She did not expound or elaborate po yung tungkol doon sa susunod daw niyang press con. Pero, so we will not be commenting on that kasi hindi naman namin alam kung ano suhol yan. Kayaan mo po muna mag-expound siya. Then we'll answer the issue about it. And second siguro, I'd just like to add, no? Just like what we have done with the office of the Vice President, giving due courtesy to that office, ang unsolicited advice po is, the Vice President should also give due courtesy to the office of the President and of course to the late President Marcos Sr. Yun lang po. Kasi well in fact, for the record, napakaganda na pong binigay naming courtesy sa kanya nung she was invited during the Good Government Committee hearing. Well, in fact, he was allowed to speak while not taking her oath. So, yun lang po, unsolicited advice. Just give due courtesy to the office of the President.